Pag-uusapan naman natin ngayon yung mga hair removal tips na pwede ko ma-suggest sa inyo and tuturuan ko din kayo in this video na gumamit ng epilator. Yan. So, sa mga hindi nakakaalam, epilator po is isang gadget na pwedeng gamitin na alternative for hair removal sa inyo, underarms, sa legs, and then sa other parts of the body din, pwede din siya. So, today is isi-share ko sa inyo kung alin nga ba yung mas magandang gamitin, kung maganda bang mag-wax na lang, magbunot, or to use an epilator. So if you're interested, just keep on watching. So ayun na nga guys, in this video is ipapakita ko sa inyo kung paano gumamit ng epilator. Pero before that is gusto ko lang i-share kung ano yung bang mas magandang gamitin. If you have been watching my videos na is nakagawa na ako ng video regarding ng paano ako gumawa ng sugaring wax na ginagamit ko din na another way na pagtanggal ng mga buhok ko sa kili-kili. So, yun yung isa na talagang ginagawa ko siya and gusto ko talaga siya kasi nga matagal tumubo yung hair, yung mabagal yung pagtubo ng hair, parang at least months a month ko lang siyang ginagamit. And hindi rin masyado nagda-dark yung underarms pag sa waxing. So, proven and tested ko na siya. Kaya, even itong nagka-pandemic, before kasi is sa salon ako sanay na nagpapawax. Pero because of the pandemic is, inaral kong gumawa ng sarili kong wax. So, if you haven't watched my video, I'll just put the link on the description box para ma-check nyo yung recipe na sugaring wax na shinare ko na before. Before din kasi is na-experience na din namin yung pag-shave ng underarm. Pero, ang tendency kasi pag nag-shave ka is parang after a week pa lang is mahaba na ulit yung hairs. And makapal yung tubo ng buhok and nakaka-dark siya ng underarms, nagko-cause ng chicken skin. So, nung ma-introduce ako sa waxing, so hindi na talaga ako nag-shave. As in, kahit na kung nyari hindi ako makapunta ng salon, hinahayaan ko na lang muna. Lalo na kung wala naman akong errands or wala naman akong event na pupuntahan na kailangan ko mag-sleeveless, hindi naman ma-show yung underarms ko. So, okay lang. 2 years ago na din is na-introduce sa akin naman is itong epilator. So, for my epilator, ang brand niya is JML. So, nabili to sa Watson's. Parang pinag-exchange gift ko siya. Ni-request ko siya as an exchange gift namin before. And nasa akin na to for 2 years and until now is nag-work pa siya as noob. So, kasi hindi naman nga ganun kadalas siyang gamitin. So, ano nga ba yung epilator? Para siyang machine na ginagamit na pang alis ng mga hairs, lalo na sa underarm natin. Pero kasi, compare sa shaving, is nakukuha niya yung hair from the roots. So, para ka ding nagwa-wax pag gumagamit ka ng epilator. Kasi nga, pag pinul niya yung hair mo sa underarms, is makikita mo talaga na nakukuha yung roots ng hair mo. So, hindi mabilis tumubo yung hair. So, pag gumagamit ako ng epilator is, umaabot ako ng parang 1 month bago ulit ako gumamit. So, para din akong nag-wax. Ganun ka-convenient pag gumagamit ako ng epilator. Ngayon is, ipapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. So, ayan. And by the way, nabili ko to sa Watson's. So, if you want to check at try to put the link in the description box and disclaimer, nothing is sponsored, so gusto ko lang siyang i-share sa inyo. So, so hindi ko alam kung meron silang bagong item or bagong box ng epilator from JML. Pero yung pinsan ko, alam ko last, parang few months ago, bumili din siya kasi nalaman niya gumagamit ako ng epilator. So, bumili din siya. So, JML din yung binili niya. Ito yung box niya. Actually, dito sa box, meron na din siyang epilator. Eto, meron din siyang kasamang pang-shave. Na-try ko na yung pang-shave niya din before sa legs. Is okay din siya. Pain, hindi siya masakit din. Tapos, may clipper. Comment down below para saan yung clipper. Hindi ko ma-figure out para saan siya. So,
Anyways, tapos meron siyang panlinis na brush and then yung charger. Which is a good thing then is na to charge yung epilator. So pag binili mo siya, mas makakamura ka. Mas makakamura ka kasi nga, like hindi sa waxing, kung hindi mo gagawin yung wax mo at magpapawax ka sa salon, every now and then is gagastos ka approximately parang 150 to 200 or yung iba baka mas mahal pa. So kaya nga gumawa ako ng wax ko na lang din before, mas nakatipid pa ako. Makita ko sa inyo paano siya umaandar. So pag sa shaving, 'di ba, as in pag lalo na kung sanay kayo dun sa mga ginagamit ng mga lalaki is may blade siya. Ito is may blade din naman siya pero iba yung ikot niya. Ayan. Medyo parang nakakatakot yung tunog niya. Si ate ayaw niya pang itry yung epilator kasi natatakot siya sa tunog. Parang masakit daw. Pero pag nasanay ka na kasi is okay na siya. Ako sanay na ako dun sa sakit or mataas yung pain tolerance ko. So, ayan. And then may ilaw siya para may guide ka kung saan part pa yung hindi na si-shave ng epilator. So, ayan. And dito siya, ayan, pipindutin mo lang tong gilid dito para matanggal tong head niya. Kung gusto mong gamitin, this yung pang-shave or itong epilator. So, ayan. And then, rechargeable siya. Matagal din siya bago malubat actually kasi nga mabilis lang naman mag-shave. So, ayan. Going back, tuturuan ko kayo kung paano gamitin yung epilator. Kapag every time na gusto ko nang mag-epilate is, epilate nga ba tawag? Basta magtanggal na ng mga buhok sa kilikili dahil aani na tayo ng mga pananim natin dyan, is kailangan minimake sure ko na nakaligo na ako kasi nga even sa waxing, sa shaving and sa epilator is kailangan hindi mababasa yung underarms mo after mo maggawin yung hair removal techniques kung ano man yung gagawin mo sa tatlo kasi open yung pores mo, so pag napasukan niya ng tubig may tendency baka mamaga or mangate or hindi ko masyadong alam kung anong pwede bukod doon kasi hindi ko pa naman siya na-experience. Pero ayun lang, lagi nakaligo na ako. And parang sa waxing din is maglalagay kayo ng powder. Usually naglalagay pala ako ng powder sa underarms ko to make sure na hindi siya basa. So kasi pag ang mangyayari kasi pag basa, yung underarms is baka hindi sumama yung mga hair pag pinupull mo na siya. So ito yung underarm ko. Hindi ko na masyadong ilalapit guys kasi nakakahiya. So ayan siya. Meron at the moment. So meron na tayong mga kailangang anihin. So ayan. Lalagyan ko lang muna siya ng powder. Okay lang tayo ng powder. And then, ayan lang. Ganyan lang. Wala naman masyadong ritual. Wala naman ako masyadong anything na nilalagay pa na cream or what. Basta yung powder lang every time na mag-epilator ako. Po, guys, hindi ganun ka-perfect yung kilikili ko kasi yung tabi lang po. Kaya ito try na natin. And ang way ko is, parang sa waxing lang din, against siya sa direction ng tubo ng hair. So, isa-stretch mo lang siya here. Hawakan mo lang siya dito sa side na to para ma-stretch. And then, ito yung halfway nito kasi is pababa. So, sinishave ko yan ng pataas. Parang sa waxing lang din. Pero comment down below kung tama ba yung ginagawa ko or hindi or may other techniques kayo na ginagawa kung nag-e-epilator na kayo. So, ayan. I-on lang natin. Itong sa taas na part is pag ganun yung way ng tubo. So, i-epilate natin yan pababa naman. Kasi nga, against the direction. Para ka lang ding nagsisave, isasabay mo lang yung direction niya. Actually, gusto ko mapakita sa inyo yung sinasabi ko na from the roots, yung pagka-pluck niya. Pero sana makita niyo. Hindi ko alam kung makikita niyo. Ayaw niya mag-focus, besh. Pero ayan, from the roots yung nakuha nito. Na siya guys. So, meron akong mga konting chicken skin dyan. So, pero I mean for the hair is, ayan, naubos na siya. And after nito is nilalagyan ko lang siya ulit ng powder. Ayan.
papowderan ko lang siya ulit. And then, it's up to you guys kung gusto niyo maglagay ng cream or yung deo niyo. Pero normally ako, hindi na ako naglalagay muna ng deodorant or anything. Yung iba naglalagay ng mga like aloe vera, ganyan. Pero hindi ko pa na-try. And okay naman kahit wala akong ilagay. As in, nire-rest ko lang siya. And then, usually binabasa ko na siya. Next na ligo ko the next day. Ko lang yung kabilang arm din. Same lang din. Isalagyan lang din natin ng powder. Ayun, basang-basa na yung kilikilo ko sa kakasalita. Sa una, masakit siya. Pero tolerable naman yung sakit niya. And pag nasanay ka na, sobrang convenient ng epilator. Kasi, like sa waxing kasi, ang cons lang, pag sobrang gustong-gusto ko nagwa-wax. Ang pros lang kasi pag sa waxing is maghihintay ka ng certain na haba ng buhok para ma-wax, para sumama siya sa wax. Sa epilator kasi, wala na siyang required na haba ng hair na kailangan para matanggal niya yung tatanggalin sa underarm mo. Yun. Linis na pareho ang ating mga jilly-jilly. After lang nun is binabrush ko lang yung epilator. So, yan. Ibabrush mo lang para malinis lang siya. And hindi ko siya hinuhugasan ng water kasi nga natatakot ako baka kasi masira siya. So, ang ginagawa ko na lang is bibisikan na lang siya ng alcohol. So, ayun lang. Ganun lang kadali. And I just want to share kung ano yung ginagamit kong deodorant sa inyo is this one. Ito is binibili ko sa ever since high school ako. Ito na yung ginagamit ko. Hindi na ako gumamit ng ibang deodorant. This is from Avon Feeling Fresh. So, ayan. So, just in case you're interested, hindi nagda-dark yung underarms ko pag ito yung ginagamit ko. But every time na ako curious ako sa iba and then magpapalit ako is napapansin ko nagdo-darken siya. So, hindi na ako nagpapalit. Laging ito na lang yung ginagamit ko. And hindi naman din ako everyday na nag-deodorant actually. Lalo na pag nasa bahay ako, hindi. Pero once in a while lang, pag kunyari lalabas or alam ko na pagpapawisan, maarawan, ganun. Siyempre, kailangan pa rin na to make sure, diba? So, ayun. So, I hope this video helped you kung alin yung mas convenient para sa inyo. It's up to you kung ano yung mas gusto mo. Pero actually, waxing and epilator is both na ginagamit ko naman. So, pinakita ko lang sa inyo kung paano gumamit ng epilator. So, may difference pa rin sila and may mga pros and cons pa rin sila. So, kayo na mag-decide which one will work for you sa time mo, sa convenience, sa budget. So, that's it for this vlog. I hope you enjoyed this video. Don't forget to subscribe to my channel. Click the notification bell para laging updated sa latest vlogs ko. I'll see you on the next vlog, guys. Bye!